Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Pauline, your Pauwi Loves. So for today's video, as you can see on the title below, ayan, gagawin ko ng review yung Anklutz Beginner's Brushes. I know some of you guys, napanood na yung mga ibang YouTubers na gumawa ng review about these brushes, pero ngayon lang kasi ako nakabili nito, so why not, diba, na i-review ko siya, and it's better late than never. So, ayun na nga, eto siya. Ang tagal na itong dumating sa akin, last week pa ata, pero ayun, busy na naman ang lola niyo, so ngayon lang ako nakapag-video or nakapag-film. So, ayan, na-open ko na siya, pero hindi ko pa siya natatry. Sobrang excited ako na makita yung loob nito at hawakan siya. So, inopen ko na siya. And, ito na siya, guys. Wait. So, ayan na siya. Finally, guys, meron na akong beginner's brushes ni Miss Anklutz. Kasi, unang nagkaroon ako yung kanyang eye essential brushes na napanalunan ko pa sa kanyang pag-giveaway. So, I'm so very thankful na hindi ko na kailangan bumili noon. But, ito, syempre, hindi pwedeng hindi ako bibili nito dahil gustong-gusto ko na itong magkaroon nitong brushes na to. Sobrang tagal na, pero syempre, ang daming mas kailangan unahin and hindi ko pa siya gaano kailangan noon. But ngayon, kailangan ko ng extra brushes. At ito yung naisip kong bilhin, yung brushes ni Miss Anklutz, kasi bukod sa mura na siya, I know na super ganda rin nitong brushes na to. Kaya ito na yung naisip ko na bilhin agad. So, ayun guys, before we start, just a disclaimer lang, hindi po ito sponsored, binili po natin to, and kahit super idol ko si Miss Anklutz, ayan, magiging honest po tayo sa pag-review na itong brushes niya. So, ayun, mag-start tayo dito sa pouch niya, guys. Ito yung itsura ng pouch niya. Malaki siya and tela. Tapos, ang ganda kasi kulay black siya. Hindi siya ganun madaling marumihan for me, ah. Kaya lang, syempre, pagka nalagyan siya ng powder, ayun, medyo mahirap tanggalin. Tapos, nakalagay dito sa pouch niya is Blend Now, Aura Later, Anklutz. So, sobrang cute. Okay, open ko na siya. Itong pouch niya, guys, ibang-iba siya dun sa pouch nung pangalawang brushes niya. Yun kasi is parang leather. Ito, tela talaga siya. Tapos, parang ito, mas malaki siya compared dun sa pangalawang pouch ni Miss Anne sa Eye Essential. Ayan, mas malaki siya. And mas maraming malalagay dito. So, pwede ko na siyang pagsama-samahin lahat ng brushes ni Miss Anklutz na beginner's brushes and yung Eye Essential. Pwede ko na siyang pagsama-samahin dito. So, ito yung itsura niya, guys. And tinanggal ko na siya sa kanyang mga plastic para mas makita niyo yung itsura at kulay ng brushes. So, ayan siya. And ipapakita ko siya sa inyo isa-isa. So, ito mga brushes na to, guys, hindi ko alam kung ano yung mga names nila. Yung iba, alam ko yung itsura, pero hindi ko alam yung tawag. Yung iba naman, alam ko yung tawag, pero hindi ko alam yung itsura. Tama ba? Basta yun. Ito mga brushes na to, ayan, buti na lang, merong kasama dito na, ayan, yung karton na may nakalagay ko ano yung mga tawag sa kanya. So, mas madali ko siyang madidistinguish kung alin yung doon. So, ito, itatry ko na gamitin siya kung saan siya dapat gamitin. Pero yung iba, gagamitin natin siya ng paulit-ulit. So, ito mga brushes na to, guys, nabili ko lang siya for 500 pesos sa Shopee, dun sa account ng kapatid ni Miss Anklutz, yung Shirt Robot PH ata. Basta, ilalagay ko dito kung ano yung name ng Shopee account nila din. Follow nyo yung Anklutz Brushes sa Instagram para mas updated kayo kung kailan sila maglalabas or mag-replenish ng product nila. Kasi, guys, sobrang bilis niyang ma-sold out. Kaya dapat updated kayo sa Anklutz Brushes sa Instagram account nila kasi dun sila nag-update kung anong oras at kung kailan sila nag-restock ng kanilang brushes. So, isa-isa ko na siya ipapakita sa inyo. Yung una ko ipapakita, yung pinakamalaki, ito yung kanilang powder brush. Ayan siya, guys. Hindi makita. Pero, sa brush na to, kulay white yung kanyang handle. Then, merong rose gold dito sa itaas. Hindi siya mukhang rose gold sa camera ko, pero sa personal rose gold siya, guys. Tapos yung bristles niya, parang ombre. Kulay gray dito sa bandang ibaba, and yung sa tip, kulay white siya. Ayan. Tapos ang laki niya, ang laki nito, guys. Ayan. Mas malaki siya sa kamay ko ng konti. Konting-konti lang naman. So, itong brush na to, sobrang fluffy niya and tapered.
Ayan o, ang lambot niya guys. Hindi ko malalaman na powder brush siya. Gagamitin ko siya pang contour. Ayan, ganito kasi parang ginagamit pang contour yung paper. Diba? Parang ang sarap niyang pang contour dito. Ay, grabe, sobrang lambot guys. Pero okay siya pang powder siguro kasi babrush off mo yung powder sa mga singit-singit ng face mo, ganun. So, next na ipapakita ko sa inyo is itong kanilang blush brush. Ayan. Ayan yung itsura niya. Tapos, by the way guys, yung kanyang handle, may nakalagay na Antlutz. Kulay rose gold din yung naka-indicate na names niya. Ay, yung kulay ng name niya na nakalagay dito. Ayan. And, mas okay to for me kasi yung eye essential brushes niya, kulay silver siya. Silver ba? Or gray? Tapos, yung name, hindi ko siya gaanong nakikita kasi parang golden ata yung... Ito, mas okay siya kasi white, tapos gold yung name. So, mas madali ko siya makita. Ang kinaibahan lang nila is ito kasi name lang ni Miss Antlutz yung nakalagay dun sa eye essential niya. Yung mga names or kung saan siya ginagamit yung mga nakalagay dun. So, ako naman wala naman akong problema dun sa mga nakalagay na name kasi tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, hindi ako gumagamit kung saan siya dapat gamitin. Kung saan ko siya tingin pwede, dun ko siya ginagamit. So, gets nyo ba? Ang gulo ko dun, pero sana naintindihan nyo. So, ito nga yung kanyang blush brush. Ayun yung itsura niya. Ito, medyo dense siya ng very light. May word bang ganun? Medyo siksik siya ng konti. Hindi ko sure kung pwede siya sa akin pang blush, pero let's try later kung okay ba siya. So, yung next na ipapakita ko sa inyo is itong flat angled kabuki brush. Ayun yung itsura niya. Ito, medyo dense siya, guys. Tapos, yun nga, angled siya. Medyo meron lang siyang mga naka-angat-angat na mga tatlong piraso. Dead maakis dyan. So, ito ata is for foundation. Medyo nakabana ako kasi never na akong nag-try ng foundation gamit ang brush. Gumamit ata ako sobrang tagal na nung huling gamit ko ng brush. And flat yon, ito angled. So, first time kong gagamit na angled kabuki brush pang foundation. And nasanay kasi ako na ang gamit ko for foundation is sponge. Ewan ko, mas okay sa akin yung finish nun. Pero ito, let's try later kung okay din ba yung finish niya or yung coverage ng foundation kung angled kabuki brush yung gagamitin natin. So, yung next na papakita ko sa inyo is itong kanilang contour brush. Ito, kilala ko siya kasi madalas na ginagamit ko talaga pang contour is ganito siya, angled. Ito, medyo makapal lang siya ng konti. And flat, ayan. Hindi mo siya ganun kasiksik kasi. And hindi rin naman siya ganun kabuhaghag. Perfect to pang contour kasi ang dami ko na natry na ganitong brush na pang contour and ang ganda nga niya. Pero pwede rin siyang pang blush. Yeah. Pero okay to pang contour. Try natin later. Next na papakita ko ito. Ito, kilala ko to. Kilala ko to. Ito, alam ko siya. Ito yung kanilang fan brush. Ayan. Medyo na-deform lang siya ng very, very light. Ayan o. Siguro sa pagkakalagay dun sa kanyang pouch. Pero ito siya guys. Maliit lang siya guys. Ayan. Kasing laki lang siya ng kamay ko. And yung fan brush na meron kasi ako dito. Ayan. Meron akong isang malaki at makapal. Tapos meron naman akong isang sobrang nipis naman. Hindi ko malaman. Yung isa kasi parang makukulangan ka. Yung isa man parang masasobrahan ka. So ito parang saktong-sakto lang siya. Yung kapal niya, yung dami ba niya, sobrang saktong-sakto lang. And yung laki niya, okay na okay siya siguro pang highlight dito. Kasi yung ginagamit ko, parang sakop buong face ko, bes. Ito, sakto lang siya pang cheekbone. And yung ginagamit ko siya sa nose kasi is parang blending brush. So, ito pwede na rin siya. Yan, saktong-sakto. So, yung next na ipapakita ko sa inyo is itong big blending brush ata to. Okay, number 2, yan, big blending brush. So, ito, first time ko magkaroon ng ganito. Although, meron ako mga blending brush dito. Hindi siya ganito kalaki. Diba? Yung eye essential brushes din ni Miss Antlutz. May blending brush doon. Pero ito, best, ang laki oh. Tapos, sobrang fluffy niya. Ang cute. Parang, buong mata kong masasakop nito. Pero, ang ganda nito. Ang perfect din siya pang highlight. Diba? So, ayan. Meron din tayo dito. Ito, small eyeshadow blender. Ayan yung itsura niya. So, ito, compare naman din sa big blending brush. Bukod sa malaki to, ito medyo dense ng konti.
Kasi nga, maliit. So, perfect din to pang transition or crease. Tapos, ito, isa. Itong dalawa kasi na natira, medyo magkahawig siya. So, hindi ko alam. 8 or 9. Ito yung eyeshadow shader brush. Ayan. Kasi itong isa naman, yung concealer brush. Itong small angled brush. Ayan. Ito, alam na alam ko yung itsura nito. Kasi ganito yung ginagamit ko pang kilay. So, itong kinaibahan lang nito sa Eye Essential. Yung, sa Eye Essential ni Miss Anne Klutz, may kasama na siyang spoolie. Ito, wala. And, ito kasi is mas malapad. Tapos, mas makapal ng konti. Yung isa kasi sa Eye Essential niya, mas mahaba at mas manipis. So, yun guys, nakapaglagay na ako ng moisturizer and primer. Then, isa-isahin na natin siyang gamitin. So, unahin natin, syempre, is yung kanilang flat kabuki angled brush. Gamitin natin siya for foundation. By the way guys, itong brushes ni Miss Anne Klutz are synthetic brush. So, isa rin sa mga natutunan ko na ang synthetic brush ay perfect siya pang apply sa mga cream. So, let's try. Actually, kinakabahan ako kasi ayaw na ayaw kong gumagamit ng brush pag nag-apply ng foundation kasi nagkakaroon siya ng mga lines. So, yung gamit ko na foundation is yung Maybelline na Matte Poreless in the shade 128. So, ayan siya guys. Ayan yung finish niya. Sobrang ang ganda. Wala siyang lines na ine-expect kong magkakaroon. And, yung pagbiblend, ang ganda yung coverage niya guys. Magkaiba compare sa sponge. Hindi ko lang ma-distinguish kung ano yung pinagkaiba nila. Pero ito, ang ganda rin ng finish niya. Hindi ko na siya kailangan daanan pa ng sponge para mas ma-blend ko na maayos. Ito guys, pwedeng-pwede na siya na ito lang yung gamit ko. Ang ganda ng finish. In fairness. And ayan, I think magagamit ko siya for foundation talaga. And may choice na ako. Kapag madumi yung sponge ko, ayan, pwede ko siyang gamitin. After this, syempre, powder. So, yung gagamitin ko is itong, di ba, makakalimutan ako. Hindi ko na alam kung anong tawag sa kanya. Powder brush. Ayan. Apply ko na lang siya all over my face. Sobrang lambot na itong brush na to, guys. And ang ganda. Kasi even dito sa aking mga singit-singit ng nose, ayan, nalalagyan talaga siya. And I think itong powder blush na to, blush ano ba? Powder brush na to, parang ang ganda niya rin gamitin pang contour, no? O, diba? Pwede siya. Pero meron na kasing contour brush eh, diba? So, next time, try natin siyang gamitin as a contour brush. Ito, sobrang ganda niya pang dust off ng binake mo, diba? So, next na gagamitin ko is kilay. So, gagamitin natin itong small angle brush. Ang gagamitin kong pang kilay is itong LA Girl na gel liner. Ito naman yung madalas na ginagamit ko pang kilay. Tsaka ng kilay ko. Hindi ko alam kung ano yung may problema. Yung pagkikilay ko, itong angled brush na to. Okay, try muna natin sa isa. Kasi mas maganda yung kilay ko dito sa kabila. So, ang iniisip ko, yung kilay ko dito sa kabila yung may problema. Okay, bigyan pa kita ng chance. So, ayan, tapos ko na siya. I think yung may problema naman is yung kilay ko. Kasi dito naman sa kabila, nagawa ko naman siya na maayos. Siguro hindi lang ako ganun kasanay kasi bukod sa, ano siya, malapad, medyo mataba siya ng konti compare dito sa isang pangkilay ni Miss Anne Klutz. Ayan, kung makikita niyo yung difference. Wait lang. Ayan. Mas malapad tong isa. Ito, mas payat na mahaba. Pero ito kasi, ginagamit ko siya madalas pang apply ng gel liner sa mata. Bihira ko siyang gamit. Ah, hindi. Ginamit ko na siya once pang kilay sa client ko. Ang ganda niya. Ang ganda ng kilay na nagawa ko. Kung gusto niyo makita, i-insert ko yung
picture ng naging client ko dito. Ang ganda, sobra. Mas gusto ko siya nung ginamit ko siya. Ito, okay naman siya. Okay naman siya for me pang kilay. Siguro hindi lang ako sanay. And yung tubo kasi ng kilay ko dito sa kabila, hindi siya maganda. Kaya parang kala mo may problema. Pero dito sa kabila, eh, nagawa ko naman siya na maayos, guys. So, wala naman akong problema dito, I think. Magagamit ko rin naman siya. Siyempre, yun nga lang, kapag ito yung dala mo, hindi ka makapagkilay na maayos kasi wala siyang spoolie, wala kang pang blend dito sa inner part ng kilay. So, ayun. Gagamitin kong eyeshadow palette is itong Detail Makeover na Autumn Eyeshadow, guys. Ayan, first time ko siyang gagamitin sa sarili ko. So, sobrang tagal na to. Tagal ko na natanggap to. November pa. So, ngayon ko lang siya magagamit. So, ayan. Ayan siya. Oops. Ayan yung mga color niya. So, nag-swatch na ako dito, guys. Ilalagay ko dyan sa screen dito. So, ano i-ture ng mga swatches niya. Sobrang ganda na itong palette na to, guys. So, ito yung apat na eye makeup tool dito. Okay. Ay! Hindi ako nakapag-concealer. Oh my gosh. So, nakalimutan kong gamitin tong concealer brush sa concealer. Hindi ako nakapag-concealer, guys. Oh my god. Paano ko siya gagamitin? Makapag-powder na ako, diba? Paano ba? Okay, tatry ko pa rin. Okay, push na natin to. Pag-alagay ako ng concealer under eye. Ayan, di ba? Parang tanga tayo, di ba? Nag-powder na tayo, tapos nag-concealer. Diba? So, I think, guys, itong concealer brush, pwede rin siyang pang-blend. Kasi okay naman siya, pang-blend sa concealer. Ayan, oh. Na-blend ko naman siya na maayos using this concealer brush. So, okay siya. Okay siya pang-blend. Hindi lang siya basta pang-apply. So, pwede rin siya pang-blend. Well, hindi naman nagka-problema, although nauna natin ilagay yung powder before the concealer. Kala ko medyo pangit yung kalalabasan. So, okay naman yung kinalabasan. Ayan. Okay naman. Nailusot naman natin yung concealer brush kasi kailangan magamit natin siya lahat eh. Ayan na nga. Eyeshadow tayo. So, yung unang gagamitin ko is itong small eyeshadow blender. First eyeshadow na gagamitin ko is itong Aster. Ito yung medyo kakulay ng aking lid. So, yun yung ilalagay natin. Lagay ko siya all over my lids para iset yung concealer na nilagay ko sa eyes ko kanina. So, ang ganda na itong brush na to kasi sobrang lambot. Hindi ko nararamdaman na may tumutusok-tusok, guys. So, itong brush na rin na to ang gagamitin ko panglagay sa ating transition. Gamitin natin is itong Paisley, basta ganyan. Yan, itong orange shade na to. So, ang ganda na itong small eyeshadow blender nila, guys. Kasi ang lambot niya. Ayan, at the same time, nabiblend niya na rin yung edges. Kasi eyeshadow blender, diba? So, ayan. So, ang kinagandahan pa dito sa brush ni Miss Ann Klutz, ayan o. Nakukuha niya na maayos yung product. Hindi ko na kailangang magpabalik-balik. Ang sarap gamitin nito. Hindi siya nakakasawang gamitin sa mata kasi sobrang lambot. Next na gagamitin ko is itong eyeshadow shader brush. So, gagamitin ko siya pang-apply nitong opal. Yung pinaka-dark na brown. Madalas yung mga gantong itsura ng brush, guys, ginagamit ko lang siya pang apply ng mga shimmer shades sa center eyelids. Madalas pa nga fingertip lang ang gamit ko kasi hindi na kukuha ng tama ng brush yung eyeshadow. So, ang ending ginagamit ko is yung fingertip. Pero ito, kuwang-kuwa niya yung product, guys. At niya-apply niya lahat sa lids mo ng maayos. Sobrang ganda. So, ayan guys, saka natin siya i-blend using this big blending brush. Ayan. I-blend natin siya together para mas maganda. So, sa pag-blend guys, tiyagaan lang.
Click tayo dito sa small eyeshadow blender. And kuha tayo nung nilagay din natin na shade dun sa transition color. Ayan. Lagyan natin dito sa under eye. And gamitin natin ulit itong eyeshadow shader brush. Maglagay din tayo nung opal. Dito banda sa outer part ng ating eyes. Dito sa ilalim. Ayan. So in guys, nakapaglagay na rin ako ng falsies and eyeliner. Next na gagawin natin is contour. So I'm using this Little Makeover Contour Blush Palette. So ito yung gagamitin natin, yung contour brush or angled contour brush ng shade na to. Ay, ang ganda rin na ito guys. Ang ganda niya. Katulad din sa mga contour brush na ginagamit ko, okay na okay siya. Kinaibahan niya lang dun sa contour brush na ginagamit ko. Yun, dense yun. Ito, fluffier ng konti. Next na gagamitin ko is itong blush brush nila. Ito kasi medyo dense siya. So, hindi ko alam kung mag-blend natin siya ng maayos. We'll try, okay. Itong blush na ito yung gagamitin ko. Medyo lighter. Okay naman siya, medyo may humps lang ng very very light. Alam mo yun, yung hindi mo siya ma-swirl ng sobrang smooth. Kailangan dito guys, pag ito yung gagamitin yung pang apply ng blush, dapat medyo layuan niyo yung hawak sa handle para hindi siya ganun kabigat and light lang yung mailagay niyo. Okay naman siya, ayan. As you can see, ayan, nabiblend naman natin na maayos yung blush or na-apply naman natin siya na maayos. Hindi siya ganun parang Jollibee tignan. For the last piece ng beginner's brush, ito nga yung highlights. Ito na rin yung gagamitin ko. So yun guys, mag-a-apply lang ako ng lipstick off cam. Then proceed na tayo sa final thoughts. For final thoughts, dito sa mga brushes na to, dito sa napakaganda mga brushes na to. For me guys, worth it naman yung 500 pesos. Worth it naman yung 500 pesos ko. Sa lahat ng brushes na to, ayan, makakagawa na kayo ng ganito kagandang look. Chart, maganda talaga yun. So yun na nga, sobrang ganda na itong mga brushes na to. Worth it yung pera nyo. And guys, mura na to, 500 pesos. Gantong quality ng mga brushes na yung makukuha nyo. Not bad. And actually, super worth it pa nga. Dito sa angled brush na to, yung pangkilay, hindi ko lang siya gusto 100%. Siguro mga 80%. Okay siya, pangkilay. Ayan, okay naman yung kilay ko, pero hindi ko lang siya gusto. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko kung ba't hindi ko siya gusto. Parang mas nadadalian lang ako dito sa EO1 brush ni Miss Anne Clutes dun sa Eye Essential. Dito medyo parang mararamdaman mo na malapad yung ginagamit mo. So ayun, bukod dun dito sa itong concealer brush na guys, sobrang nagustuhan ko siya kasi akala ko pang apply lang siya pero hindi, nablend natin ng maayos yung concealer na nilagay ko dito, although nakapag powder na tayo, diba? So ito okay na okay siya. So, dito naman, ito okay din to sa akin, yung eyeshadow shader brush. Ayan. Kasi nagamit ko rin siya dito sa lower eye. Basta dito sa parting to. Medyo masakit lang siya, pero okay lang kasi hindi naman talaga siya ginagamit dito, alam ko guys eh. And ang ganda niya, ma-apply sa mata. Sobrang ganda. Ito guys, sobrang nagustuhan ko tong small blending brush niya. Ang ganda niya. Yun lang yung masasabi ko sa kanya. Sobrang ganda niya, guys. Tapos, ito, yung highlighter. Gustong gusto ko rin siya kasi ito, nagamit ko siya sa lahat ng gusto kong applyan ng
or madalas kong applyan ng highlighter sa cheekbone, sa nose, and dito. Ang ganda niya, guys. Okay na okay to. Ito na for sure yung madalas na gagamitin ko pang-apply na highlighter. And ito naman sa big blending brush, okay din siya kasi na-blend niya naman na maayos yung eyeshadow ko. And I think perfect din to pang-apply na highlighter dito sa ridge ng ating nose, sa tip ng nose, dito sa lips. Also dito sa ating cheekbone. Pero pang blending brush ko siya, pang blend ko talaga gagamitin to, guys. Kasi wala akong ganitong klase ng blending brush. I mean, ganito kalaki. So, ang ganda niyan. And ito, guys, yung pang contour. Ang ganda rin, sobra. Sobrang ganda rin ng pang contour. Diba? Kung makikita mo, sobrang ang smooth ng pagkaka-contour ko, guys. Lakadong plakado. Okay na okay to for me, itong powder brush na to. Kasi perfect din siya pang contour, I think. And pang blush. Tapos, sobrang perfect niya, lalo na pagka dito ka nagtatanggal ng binake mo, diba? Kasi hindi niya natatamaan yung mata ko. Kasi nga, tapered siya. So, ayan, sobrang ganda. Perfect pang, pang ganun ng powder. So, dito naman, ito. Sobrang okay na okay din to for me, guys. Sobrang love na love ko din to. And I think ito na rin yung madalas na gagamitin ko pang apply ng foundation. Ayan, may katulong na yung sponge ko. And okay na okay yung finish na, guys. Sobrang smooth ng finish ng foundation ko. Wala siyang streaky lines ba ang tawag doon? Or basta yung mga lines na. Kasi ganun yung nangyayari kapag brush yung ginagamit ko. So, ang ganda rin na ito. Ayan. Tapos dito naman sa blush brush, okay siya. Pero parang lalo pag nagmamadali ka, parang hindi mo siya maaasahan. Pero okay naman, na-i-apply ko naman yung blush ko na maayos. Ayan, kung makikita nyo, ayan, nandiyan siya. Intak na intak siya dyan. So, ang ginawa ko na lang na technique para hindi siya ganun mabigla, dito sa dulo ng handle ako, naghawak. Tapos sobrang parang ano man tawag doon? Basta gantong motion lang pag ako nag-apply. Gantong motion lang pag in-apply ko siya. Sobrang hindi ko siya talaga ninidiktik ng ganyan. Sobrang light na light lang. As in, ito lang yung nagtatouch talaga. Kasi natatakot din ako. Kasi parang minsan, ayan, may humps. Mas matigas siya kasi sobrang dense niya. Pero ito, perfect din to. Feeling ko lang, pwede siya pang foundation. Sobrang, mai-recommend ko itong mga brushes na ito. Lalo na sa mga beginners. Ayan, sa mga nag-uumpisa pa lang matuto mag-makeup. Guys, bumili na kayo nito. Although, hindi siya ganun kakompleto sa mga, dito, sa mga eyeshadow brush. Pero guys, ito na nyo naman. Nagawa ko itong look na to. Gamit itong 4 pieces na eyeshadow brushes niya. Pero kung gusto niyo naman na sobrang kompleto yung inyong eye brushes, umorder na lang kayo ng kanya eye essential brushes. 800 lang yon, may pouch ng kasama, and 10 pieces na siya. Sobrang worth it yung 500 pesos yung guys. So that is it, guys. Sana nagustuhan niyo itong video na ito. Ayan, don't forget to give this video a like and subscribe to my channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Also, don't forget to click the bell button besides the subscribe button para you always get notified every time na may bago akong upload na video. So, any questions, suggestion, or request, just comment down below. Okay lang, guys. Kita-kita sa susunod na video. Bye-bye! Mwah!